mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Pagsunod sa health and safety protocol, stricto pa rin ipapatupad kahit nasa alert level na ang Aklan. Alamin sa report ni Erajoy Briones. Kinakailangan pa rin sundin ng publiko ang health and safety protocols kahit isinailalim na ang probinsya ng Aklan sa Alert Level 1 o New Normal simula ngayong March 1. Sa ipinalabas na Executive Order Number 009 ni Aklan Governor Florencio Miraflores na aalisin na ang curfew hour. Bukod dito, ipapatupad ang 100% seating capacity sa mga pampublikong transportasyon at 24/7 na operasyon ng mga negosyo. Kahit lumuwag na ang restriksyon sa probinsya ng Aklan, ay kinakailangan pa ring mag-obserba ng physical distancing at pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Selebrasyon ng Fire Prevention Month 2022 nagsimula na sa unang araw ng Marso. Inilunsad na ng Bureau of Fire Protection Kalibo ang Fire Prevention Month Celebration ngayong unang araw ng Marso. Nagkaroon ng parada at pagsirena ng mga bumbero sa pangunahing mga kalsada sa bayan ng Kalibo. Inumpisahan ang nasabing aktividad mula sa Aklan Police Provincial Office sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga fire truck sa ilang pangunahing kalye sa kabiserang bayan. Nakaisa sa parada ang BGMP, MDRRMO, Tactical Emergency Response Team, Poblasyon Kalibo Peacekeeping, St. Gabriel Medical Center at iba pang ahensya at organisasyon. Layunin ng BFA Kalibo na ipaalam sa publiko ngayong Fire Prevention Month na iwasan ang mga bagay na posibleng maging sanhi ng sunog. Ngayong taon, ang kanilang kampanya kontra sunog ay may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Mahigit 80 milyon na pondo para sa pagsasaayos ng nasirang bypass road sa bayan ng Altabas, aprobado na. May detalye si Jorile Vicente. Inaprubahan na ang mahigit 80 milyon pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways para sa pagkukumpuni ng nasirang bypass road sa bayan ng Altabas. Matatandaan na isa sa mga kinakaharap na suliranin ng LGU Altabas ang nasirang bypass road sa nasabing bayan kung saan nahihirapan ang mga tao na makahanap ng ibang rota na maaring daanan ng mga sasakyan mula sa Kalibo papuntang Iloilo. Ipinagpapasalamat naman ng lokal na pamahalaan na naaprubahan na ang proyekto dahil malaking tulong ito para mapabilis ang pagbiyahe ng mga sasakyan na dumadaan sa naturang bayan at maiwasan ang aksidente sa lugar. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Banga Kalibo Jeepney Transport Service Cooperative, handa sakaling magbago ang presyo ng pamasahe. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Bukas ang pamunuan ng Banga to Kalibo Jeepney Transport Service Cooperative na magkaroon ng adjustment sa presyo ng pamasahe kasunod ng pagpapatupad ng 100% seating capacity sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay matapos na isailalim ang probinsya ng Aklan sa Alert Level 1 simula ngayong araw hanggang March 15, 2022. Ikinatuwa ng mga drivers ang unti-unting pagluwag ng restriksyon sa probinsya. Sa oras na maibalik na ang face-to-face classes ay malaking tulong ito para sa mga drivers na makabawi dulot ng pandemya dahil maraming mga estudyante ang babalik sa paaralan. Napag-alamang nasa 20 pesos ang pamasahe habang 15 pesos naman sa mga estudyante at mga senior citizen. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Project E-Connect ng Rotary Club of Metro Kalibo pinuri dahil sa magandang epekto nito sa pagsulong ng mga advokasya ng organisasyon. May detalye si Rio Trico.
Naging positibo ang pagtanggap ng Institute for Economic and Peace sa proyektong ipinresenta ni Ms. Melrose Lan bilang isa sa mga nakapagtapos sa Peace Ambassador Program na mula sa Rotary Club of Metro Calibo. Out of 1,000 participants na nag-apply in the world, ay 300 got out of baton aging screen. And sa Pilipinas ay up-at kami ag sa Rotary District 3850 ako ang isa ya. The best ko nura ako niya presentation at may project ako nga tangible. At the same time, because of that, they are inviting me to speak in the Asia Pacific para sa Cohort Activators Training Program at Institute for Economics and Peace. Ang proyekto ay tinatawag na Project E-Connect, kung saan partner ng Rotary ang 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company. Layunin itong tulungan ang mga malalayong lugar sa Aklan na may mahinang internet connection. Timing man nga may offer nga parang proposal do 2nd Aklan Provincial Mobile Force regarding booster. Parang ginoperaron ima namon nga Project E-Connect or kung iabita mo sa Rotary, ay pwede gina namon ginabutang at Rotary or Rotary Project E-Connect. Ano raya nga ra? Daya nga ra ay ginatawag nga enhanced connection over network booster to intrust crime and emergency reporting to the community, which could be achieved through the use of cellular phone signal device. Agar ana kana objective ay of course ay ginaboost na naro communication network between the police and the community. Gina nagformulate at nag-initiate kami nga raing project ay ma-install kita at communication device na ginatawag nga 4G booster or smart booster internet ag para makabulig man sa basic education literacy sa teachers sa students na nag-module ag for emergency and crime reporting mechanism. Dagdag pa niya, malaki ang magiging papel ng proyekto sa paggamit ng peace and order, literacy at community development sa mga malalayong lugar sa probinsya ng Aklan. Gina-aim naman karang nga makahelp sa communities pag-abot sa economic and development from the grassroots levels sa andang small-scale business in the area nga at the same time it will of course help resolve peace and order situation in the area with conflicts. Dahil sa project na to ay parang na amuse or na happy ro institute or school nga doing gani nga nakaisip kami nga ring project ay i-collaborate or i-correlate imaw sa akon nga ay sa akon nga Peace Ambassador Program. Hi, so daya nga rahay mga 20 to 25 barangays ina sa western side of Aklan like Malay, Burwanga, Nabas, Ibahay. Gindugang na akong dumalinaw nga Barangay Rosario dahil ay pag-assess na monit amon nga upcoming nga project ay wa man tigatot signal. So, we're giving one booster in that area. Rio Trico, Calibo Cable News. Mga opisyal ng gobyerno sa Aklan, hinikayat na maging Army Reservist. Alamin sa report ni Jorile Vicente. Hinihikayat na maging Army Reservist ng Armed Forces of the Philippines ang opisyal ng gobyerno sa Aklan matapos ang isinagawang legislative inquiry ng Committee on Disaster Preparedness and Peace and Order at Committee on Laws, Rules and Ordinances ng Aklan Sangguniang Panlalawigan. Ito ay bilang paghahanda ng bansa kung sakaling magkaroon ng rebellion o insurgency na nais pabagsakin ng gobyerno o pagtatangka ng mga dayuhan na sakupin ng teritoryo ng Pilipinas. Ang naturang kautusan ay alinsunod sa Section 44, Article 8 ng Republic Act 7077 o ang Reservist Act of the Philippines na naglalayong ang mga opisyalis ng bansa at presidential appointees ay pwedeng ikomisyon bilang Army Reserve ng Armed Forces of the Philippines. Jorile Vicente, Calibo Cable News. Hiling na pagbili ng gamot kontra rabies sa bayan ng Calibo, aprobado na sa Sangguniang Bayan. Alamin sa ulat ni Rio Trico. Inaprobahan na sa ika-123rd regular session ng Sangguniang Bayan ng Calibo nitong February 28 ang resolusyong humihiling kay Calibo Mayor Emerson Lachica na bumili ng anti-rabies medicine para sa mga residente nito. Ang nasabing resolusyon ay pinanukala ni SB Member Buenjoy Villanueva French kung saan layunin itong masolusyonan ang mga naitatalang kaso ng rabies sa bayan ng Calibo. Malaki rin umanong tulong kung may sariling animal bite center ang bayan ng Calibo nang sa ganon ay hindi na poproblemahin pa ang gamot kapag makagat ng hayop na may rabies. Libre na umanong makukuha sa health center ng mga residente ng Calibo ang anti-rabies injection kapag may pondo ng pambili ng gamot.
Samantala, ang buwan ng Marso ay tinalagang Rabies Awareness Month ng Department of Health. Ayon sa pag-aaral ng World Organization for Animal Health, 82% ng mga kaso ng rabies sa Pilipinas ay mula sa kagat ng mga pag-alagalang aso at karamihan sa mga biktima ay mga batang 5 years old pababa. Rio Trico, Kalibo Cable News. Barangay Poblasyon Kalibo pasok sa top 20 finalist ng Bayanihan 2.0 Barangay Innovation Challenge sa buong bansa. Alamin sa ulat ni Jorilee Vicente. Pasok ang Barangay Poblasyon sa Bayan ng Kalibo bilang top 20 finalist sa Bayanihan 2.0 Barangay Innovation Challenge sa buong bansa. Ang Barangay Innovation Challenge ay tungkol sa ordinansa na ipinasa ng isang barangay kung saan isa sa mga naging batayan nito ay ang mga batas na may kinalaman sa panahon ng pandemya. Ayon kay Mencho Okimpo, sangguniang barangay member ng Kalibo, hindi man inaasahan ang pagiging kabilang sa top 20 finalists ng Bayanihan 2.0 Barangay Innovation Challenge sa buong bansa. Pananatilihin pa rin anya ang pagpapatupad ng mga ordinansang makakabuti sa Kalibunhon. Dagdag pa rito, isa sa mga ordinansang dahilan ng pagkapasok sa top 20 finalists ay ang Borders Registration at Disaster Volunteer Ordinance. Daywa ka ordinansa ro aton nga pinasa no para sa Dayan Challenge nga ra. Bali do sang bilog hay Borders Registration ug sang bilog hay Disaster Volunteer Ordinance. So Disaster Volunteer Ordinance ay nagasaad imaw ra nga kada kapurukan hay may aton nga magiging disaster volunteer nga imong mag-disseminate mga pinakaabot buhit barangay ug gabulig sa barangay para sa pag-respond during emergencies. May ato lang nga first aider, may ato lang nga welfare desk po nga kung sa CN High, do mag-asikaso po sa ato mga evacuation center nga mag-provide information kung may naduga, manmana, mga galista, it mga needs po nga, it ato nga evacuees do yun. Ang naturang Barangay Innovation Challenge ay inorganisa ng Department of Interior and Local Government, katuwang ang US Embassy para makilala ang aktibong barangay na nagpapatupad ng ordinansa sa gitna ng pandemya. Samantala, nagpaabot naman ang mensahe si Ken Figueredo, sangguniang barangay member, sa mga tumulong at naging bahagi ng mga proyekto sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Kalibo. Sa atong mga stakeholders, atong Philippine National Red Cross, atong Municipal Disaster Risk Reduction, sa atong Provincial Disaster Risk Reduction, sa atong mga borok leaders, sa atong mga borok volunteers, atong constituents ay abugit nga salamat nga dayang ordinance karahay na bagay, at bukot por dahil kinyo ay huwag matigayon at maipasaray ng ordinance. Atong Barangay Council, which is headed by Honorable Neil Candelario, sa atong mga sanggunyang Barangay Council members, sa atong mga staff, iyan o, nga tinguhagin, agabuligin para manamir pagpadagan at barangay, sa atong constituents, nga gasuporta sa programs at barangay, ay abugin nga sagamat, ag bisan alert level 1 yung kita, ay di gihapon kita makampante, magsok-sok gihapon kita face mask, at stay safe gihapon kita makaroon nga COVID gihapon. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Gusto nga ba ng mabilis at unlimited fiber to the home internet and high quality TV channels? Nandito na ang KC Fiberlink ng Kalibo Cable. Para sa mga gusto mag-subscribe, pumili lamang sa aming mga packages. Sa mga gusto mag-umpisa sa fiber experience, pwedeng i-avail ang KC Starter Plan na may unlimited internet up to 5 Mbps for as low as 999 pesos. Sa KC Lite Plan, maaari nyo nang makamit ang 25 Mbps only internet for as low as 1,399 pesos. For faster, reliable, and premium experience, KC Power Plus Plan ang the best choice for you. For as low as 2,999 pesos, pwede nyo nang ma-avail ang 50 Mbps only internet. May internet ka na? May cable ka pa! For more details, you may visit us at your nearest Kalibo Cable office or contact us on 268-8101-8103. Kalibo Cable, see the difference!
Open House and Blessings ng PWD Sustainable Livelihood Project sa Bayan ng Tangalan, isinagawa. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Isang magandang balita dahil ang PWD Association ng Tangalan ay nagdaos ng Open House and Blessings. Isinagawa ang Open House and Blessings ng Persons with Disabilities Sustainable Livelihood Project nitong February 28 sa Dumatad, Tangalan. Our event today is all about the Persons with Disabilities Sustainable Livelihood Program. Actually, is a project of our local government unit and supported by our Department of Social Welfare and Development Office in the province of Aklan. Ang Sustainable Livelihood Program ay makakatulong para sa mga taong may kapansanan na magkaroon ng hanap buhay at para maging inspirasyon sa lahat na kahit meron silang kapansanan ay hindi ito alintana. This is all about with a livelihood program that given to all persons with disabilities. Actually, it's a good beneficial to our persons with disability and at the same time, healthy siya. Kasi we are bringing up the name of person with disability. As you know that if it is a person with disability, they already know and intended that they are already disabled. But it is not. We are giving an importance to our person with disability that despite of our hindrances, we can do something more on that. That makes uplift the life, status living of our person with disability. Ipinahayag ni Mr. Ricardo Molo kung kailan nagsimula ang programa at kung ano ang main objective nito. Started to come up, why not to have a livelihood program? So since that agreed by the body and supported by our municipal social welfare and also partnered with our Department of Social Welfare and Development Office. And the main objective of this project is to give a sustainable livelihood program among the persons with disability. Nagbigay din ng mensahe si Mr. Molo sa kapwa niyang persons with disability. Since we are in a member of the persons with disability, I encourage everybody to get out in your house and show to the world that we, the persons with disability, can able to make it. We may able left behind in the society, but despite all of that, we may able to come up. We do the positive way for all, and we need to show to the world that we are part of the society. Thank you. Samantala, malaki rin ang pasasalamat ni Josefino Tumbagahan Jr., SLP President, at ang isang miyembro ng PWD na si Winley Tihada dahil sa bagong proyekto para sa kanila. I am very happy and thankful because for so many years, the function of PWD is not very active. Not lately, just this time, there's a bullying at LGU, local government, and other organizations. No, very functional. For me itself, we are very lucky and happy. Mula dito sa Dumatad, Tangalan, RJ Briones, Kalibo Cable News. Mayong alaw sa tanan, namo ni aton latest weather update sa subong nga adlaw, Tuesday, March 1, 2022. Base sa aton nga latest analysis, wala makita may ginamonitor nga low pressure area sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Samtang may ara kita sa karon sang ginamonitor nga low pressure area sa gwa sang aton nga power line, ari ini siya sa dalom sang Mindanao area kung sa diin ang trough or ang extension sang amoning nga sistema among nag-apekto sa southern section sang Mindanao. Ang ini nga low pressure area base sa aton nga latest analysis kag forecast data, manubo man ang tsansa nga magsulod sa aton nga power line kag manubo man ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo, pero padayon lang gyapon ang aton na continuous monitoring sang ini nga sistema diri sa pag-asa. Kita naman diri sa Western Visayas throughout the day generally fair weather kita, pero may ara gyapon sang posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan, pagilat kag panaguob, labi na gid sa hapon kag sa kagabihon sa iban nga parte sang aton rehiyon nga dala sang localized thunderstorms kag hangin nga easterlies. Hina tubtob kasarangan nga
hangin halin sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtub kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Para naman sa aton nga forecast range of temperatures, ang bilog nga Western Visayas generally yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 6 sang hapon, mabutlak buwas alas 6:04 sang kaagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisita ha lang ang aton official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST, ako si Ferds Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Rantina Cusbag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!